Ayan, muli po ay akin pong ipinapaabot ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. At sana manawari ay siyempre yung laging ligtas kayo sa anumang ora, sa anumang ore ng kapahamakan. At sana maiwas na rin kayo sa mga pangbubudol ng mga politikong mga onggoy. At kung gaano kapangit ang mga itsura nitong mga ito, ay ganoon din kapangit ang ugali nitong mga aswang na ito. Anyway, at bago pa ho tayo magpatuloy, ay nais ko lamang pong sabihin sa inyo, hindi po ito pananakot at hindi rin po ito kung ano paman. Ang purpose ko lang po rito, ay lagi ko po kayong lagi pong makapagbigay ako ng update sa inyo tungkol po doon sa sinasabi kong dilubyo na kung saan ay masasabi nating napipinto na nga. At para po sa inyong kaalaman lahat, at ito po yung pinakabago, ang alam lang po natin, ang diniskas ko lang po dyan itong China, na kung sakali at magpakawala man ang virus ito, ay hindi na po natin problema ito ng mga subscribers ko, dahil nandiyan naman po yung itinuro kong panguntra or panangga sa anumang virus. Ang problema po nito, para sa po sa inyong kaalaman, tatlong gira yung nakaumang sa atin. At ito po ay gira dito sa mismong sa loob ng ating bansa. Tatapatin ko na po kayo. Ito pong grupo ng MNLF or Moro National Liberation Front ay naghahanda na po ng gira na kung saan po ay sanay po itong gumira dati pa. At natigil lamang po ito noong talaga namang puspusan ang pakikipagdialogo ni President Duterte noon. At yan po yung isa na napipintong gira dito mismo sa loob ng ating bansa. Ngayon, ang pangalawa na po dyan, alam nyo na po yan, yung China. At sabi ko nga po, ay hindi ko pinoproblema itong China dahil alam ko yung virus na pakakawalan nila. Pero nasabi ko rin po dyan na baka gumamit sila ng nuclear weapon or nuclear chemicals. Ayan. Ang pangatlo po ay itong, hindi po lingid sa inyong kaalaman, na ito pong North Korea ay isa po rin may mga matitinding armas nuclear ito pong North Korea, at naghahanda na rin po. Ngayon, mamaya ko po ipi-play sa inyo yung katunayan niya na naghahanda na ang North Korea. Ngayon, ano bang tinatarget niyan? Amerika. Na kung saan at sino bang kaibigan nito? China. So, ibig sabihin nito, pag ito ay gumalaw na ang North Korea, hindi nga magalaw-galaw ng Amerika ito, North Korea eh. Dahil alam niya, alam ng Amerika na ang mga kagamitan itong North Korea na ito talagang lason niyang nuclear weapon nila na yan, nuclear weapon na yan, chemical ang gagamitin nila, at takot dyan ang Amerika. Ito na ang system. Kung ito nga, kung wala pang gira na ito, napakarami na nating mga naghihirap na kababayan, napakarami nang hindi kumakain na ating mga kababayan, ano pa kaya kung may darating pang gira na kagaya nito, na hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi tatlong gira ang nakaambang sa atin ditong kakaharapin.
So ito na po yung sinasabi ko sa inyo dati. Yang dilubyo na yan. Wala pa pong balita yung mga ganyan nung nagsasabi po ako ng mga dilubyo. I-remind ko lang po kayo, kung inyo pong balikan yung aking mga video dyan, noong wala pa po yung COVID na yan, nabanggit ko po yan, may darating na matinding sakuna. Wala po yung kwa na yan, wala pong balita dyan. Pero nung dumating nga po yung COVID. Ngayon, sinabi ko na naman po may darating na dilubyo, na wala naman talagang kabali-balita, ay ito na nga po. Pumuporma na or naghahanda na itong mga MNLF at nakahanda ng makipaggira sa gobyerno natin. Even though pare-pareho tayong Pilipino. Pero yan na ngayon ang masaklap. Nasundan pa at nauna actually itong China. Ito na ngayon yung pinakabago ni itong North Korea na naghahanda na rin ng gira na sila na nga yata ang magsisimula nito. Kaya sa ayaw natin at sa gusto ay malamang sa malamang yung sinasabi ko lagi sa inyong dilubyo ay mangyayari at mangyayari. Ngayon, may iba tayo. Kung natatandaan nyo pa rin yung sinasabi ko dyan na may mga padadalhan ako ng sobre, pero hindi ko na po masyadong i-elaborate dito kung ano yung mga sobre-sobre na yan. Pero doon po sa mga nakapanood ng mga videos ko dyan, mayroon po akong binabanggit na sobre. So, mukhang may mga nakatanggap na ng sobre na yan, na ipinadala ko, ipinakalat ko, at natanggap na po personal nung dapat na makatanggap. At abangan na lang natin kung ano yung pwedeng mangyari dyan sa mga sobre na yan na mga pinadala ko. At may mangyayari naman talaga at mangyayari. So abang-abangan na lang po natin. At kung natatandaan nyo, sinabi ko rin po dito dati na lahat yan ay magkakasakit. At sinabi ko rin po dati yung mga sakit nitong aking mga subscribers ay ililipat lang natin. Basta antayin nyo lang po at sasabog din po yan. Sisiguraduhin ko po 100% yan yung mga nakatanggap ng sobre. Ay kukuan po yan. Sisiguraduhin ko po yan na magiging viral po yan mga yan. At yung dalangin ko po na sana magkasunod-sunod na silang ililibing ay baka po mangyari na rin. So baka po sabay-sabay tayong kakanta ng Ave Maria, lalo na din sa mga smuggler na ito. Mayroon na po akong proyba na may nakatanggap na ng sobring ipinadala ko. At ayoko na pong magsabi rito dahil tama na po yung mga nasabi kong yon. Ang lagi ko lang po rito ang sinasabi, kung hindi ko kayo kaya sa pakiusapan, dadaanin ko kayo sa sobre. At yun na nga po ay mukhang may nakatanggap na ng sobre na yan. Ngayon, mababalik tayo doon sa sinasabi kong itong North Korea ay naghahanda na ng gira. Ay ang pinapatungkulan naman talaga niyan Pilipinas eh. Sino pa ba? Ay nandito ang Amerikano. Ito po, at para mapakinggan lang po ninyo, maiksing-maiksi lang po ito. At para lang po malaman ninyo na ito po ay totoo. At yan po yung pagmumukha ni Kim Jong-un ng North Korea na para rin nga demonyo. At walang ginawa ito kundi magpasabog ng kanyang missile
So ito na po at pakinggan niyo po at panoorin. Sa pwesto ni North Korean leader Kim Jong-un, ang top general ng bansa. Kasabay nito, nanawagan siya ng mas maikting na paghahanda sa posibilidad ng isang giyera. Nais din itong isulong ang weapons production at pagpapalawig ng military drills. Ginawa ni Kim ang pahayag sa pagpupulong ng Central Military Commission kung saan tinalakay ang mga plano upang tugunan ang mga kaaway ng North Korea. Noong nakalipas na linggo, bumisita si Kim sa weapons factories kung saan siya nanawagan ng dagdag na missile engines, artillery at iba pang kagamitan pandigma. Bagong bago po yan. Yan na po yung sinasabi ko. Ngayon lang pong balita yan at kuna. So, ang sinasabi ko po rito, hindi naman po ako nagsalita rito nang on the spot ay mangyayari. Hindi naman po. Pero ang sinasabi ko lang po rito, pag nagsalita ako rito, hindi man ngayong araw na ito mangyayari, sa mga darating na araw mangyayari. Yun po sinasabi kong magkakasakit yung mga makakatanggap ng sobre ay hindi naman po ura-urada ay magkakasakit yung mga yan dahil hanggat hindi nila nabubuksan yung sobre na yon na actually maganda pa nga ang tulog nila dahil amoy Victoria's Secret pa nga yung sobre na pinadala ko sa kanila ay mukhang mayroon na. Mayroon nang nabitag ang sobring yan. At doon sa sinasabi ko dati na may nagdidelirio na, doon ang mga maraming hindi naniwala dahil wala pa naman daw na papabalita. Hindi na papabalita, siyempre natural. Ay kaya ko nila yan eh. Kontrolado nila ang media pa paano mapapabalita. Pero ang sinasabi ko rito, hindi man literal na nagdidelirio na tumitirak na mata, ibig sabihin, may mga nararamdaman na, may mga hindi natin sila komportable sa nararamdaman nila, na talagang halos hindi na rin nila makaya yung nararamdaman nila. Ganun lamang po yun. So hindi ko po hindi po ibig sabihin na sinabi ko naghihingalo na isa talagang yung pumipugak-pugak na yung buhay nila. Hindi naman po. Mayroon po dyan na nakakatiis pa naman. Actually, nakakalakad pa naman. Pero yun nga po, pagdating doon sa bahay nila, siguradong nakahiga na lang. At kuwakan po yan. Bubulusok po yan, bubulwak po yan sa media pagka nangyari yun. Mayroon na po. Ayaw ko pong magbanggit dito pero mayroon na nakatanggap ng sobre at ngayon ay ini-enjoy na niya yung paghalinghing ng kung anong nararamdaman niya ngayon. So pag nangyari lahat itong mga sinasabi kong ito at medyo nakikita na. Yung dilo-dilobyo na yung sinasabi ko, nakikita na. Wala pa nga lang pero nakaabang na. So, anong ibig lamang sabihin nun? Ang ibig lamang sabihin na yon, kung idinadaan ko man sa biro, yung mga pagsasalita na ganon, ay totoo pala. At saka, sabi ko nga eh, hindi ko naman talaga sinasadyang manggagaling yun sa bunganga ako eh. Ang sinasabi ko rito, yung lahat ng bumabuka, lumalabas sa bibig ko, ay may marami dyan na ako mismo ayaw ko. Ayaw kong gawin, ayaw kong salitain yun. Pero kusang lumalabas na lang sa bibig ko, anong gagawin ko? Kaya yun ang pinupuntos ko rito, na ang magsasuffer na naman ito, kung matuloy man itong mga gira na ito, ay itong ating mga kababayan, wala nang ang makain, napakahirap ng buhay nang wala pang gira, ano pa kaya pag nagkaroon ng gira? Anyway, at i-like-like nyo na rin po itong video ito kahit hindi nyo gusto. I-share-share nyo na po ito kahit na hindi nyo gusto dahil ang mahalaga po rito
ay marami pong makaka-mai-inform nitong videong ito. Dahil ang sinasabi ko po lagi dito, kung nandyan na po talaga at hindi na po talaga maiwasan, hindi na kayang pigilan ng ating Panginoon, ay magsama-sama na lang tayo. Pero paano tayo magsama-sama kung marami nga sa inyo yung mga hindi pa nakapag-subscribe at hindi naman nila alam itong mga sinasabi ko rito, ay kaya nga po ang susi noon ay like-like na rin po sa video ito at i-share-share nyo na po para malawak po ang mararating ng video ito. At hindi ako papayag na mamatay na lang sa gutom itong aking mga kababayan. Itaga nyo yan sa bunbuna ng mga politikong mga unggoy na ito. Itong sasabihin ko. Dahil pag nangyari yon at nakikita ko na hirap na itong ating mga bagay, talaga namang hanggang ngayon naghihirap naman talaga. Pero ibig sabihin ko, dahil lamang sa girang ito, ay mamamatay itong mga kababayan ko. Putsa kayong lahat yan. Isumpa nyo na yung araw na ipinanganak kayo. Dahil mayroon akong gagawin sa inyo na kahit sa impyerno kayo ay hindi ninyo makakalimutan. Dahil hindi ko papayagan ang aking mga kababayan na makikita ko na lamang nakabulagta dyan ng dahil sa gutom. Yan ang pakatandaan ninyo mga unggoy kayo. Maniwala kayo sa akin. Uunahan ko kayo. Maniwala kayo. Sabi ko nga, itagaan nyo yan sa bunbuna ninyo. Dahil pag nakikita ko na mangyayari na itong kwa na ito, itong girang ito, wala na. Ilalagay ko na rin yung sige, ayaw ko muna magsalita ngayon. Pero ang mahalaga po ninyo dito ngayon, lalo na din sa aking mga subscribers, ay nandyan kayo lagi nakasubaybay sa kung kahit na ito, sabi ko nga, kahit na walang kakwinta-kwinta itong mga sinasabi ko, at least nakasubaybay kayo yung mga announcement ko sa mga darating na araw ay hindi ninyo mamimiss. At para updated kayo doon sa mga sinasabi ko. Dahil sabi ko nga, hindi ko naman na pwedeng ipagbaliwala sa itong mga subscriber ko na pabayaan ko na lang kung talagang delikado na ang lagay nitong mga ito, ay mayroon naman akong pagdadalhan sa inyo na pwedeng maging ligtas tayong lahat. At kaya nga po, sige lang, tuloy lang ang buhay hanggat wala pang nangyayaring ganyan. Pero hindi ko po ginusto ang mayroong darating na dilubyo. Ang sinasabi ko po rito ay bukusang lumabas lang po ito sa bibig ko. At ngayon nare-realize ko mukhang magkakatotoo. At dahil sa sinasabi ko rin lagi sa inyo na wala po akong sinabi rito na hindi nagkatotoo, dahil maraming bisis ko na pong napatunayan na kapag may sinabi ako, talaga namang mangyayari. Anyway, may panahon pa para dito sa mga unggoy ng mga ito. Para, sige na, siguro hindi ito ang tamang oras ng pagsasalita ako, pero ito lamang ang uulitin ko sa inyo. Sisiguraduhin ko sa inyo na kapag ka nakikita ko na na nagkakatumbahan itong aking mga kababayan dahil sa gutom, wala na makain, lahat kayo na mga magnanakaw kayo na nagpasasa sa pira na dapat maitulong dito sa ating mga kababayan, hanggang sa impyerno, pagsisisihan ninyo itong mga ginawa ninyo. Yan lamang ang masasabi ko at
titiyakin ko yan, sisiguraduhin ko yan sa inyo. Akala nyo makakatakas kayo? Nag-iipon kayo na nag-iipon ng limpak-limpak na pira para kung magka-aberya dito sa bansa natin, babiyahe lang kayo, sisibat lang kayo, hindi kayo makakasibat. Dahil may gagawin ako sa inyong lahat. Kung sinabi ko itong sobring ito, na kapag kayo makakatanggap nito, yung mga actually yung mga pinadalhan ko nito, ay talaga na mga karapat-dapat lang padalhan eh. Hindi naman ako basta-basta magpapadala ng sobre na hindi worth it or hindi dapat. Kaya lahat ng pinadalhan ko, sigurado ako na talagang dapat lang na magdusa sila na kung saan ay may mga nagdurusa na, may mga nagsasapir na ng kanilang mga sakit. So, ayaw kong gawin ito. Pinilit ninyo ako, pues, magtiis kayo. Maraming maraming salamat po at din sa mga subscriber ko ay pakaingat din po kayo lagi at sana ay walang magkakasakit sa inyo dahil napakahirap po magkaroon ng sakit. Maraming salamat po at pagpalainawa kayo ng ating Panginoon. At sana, kung ano man po ang dilubyong nakaabang na ito, ay huwag naman po sanang itulot ng ating Panginoon dahil alam ko na madudungisan itong aking mga kamay kung ang nakikita ko narito ay itong aking mga kababayan na talaga namang magkakandamatay na lang ito. Iyon ang hindi ko papayagan. Hindi baling dungisan ko na itong aking mga kamay dito sa mga kawatan na ito. Palagay ko naman ay nasa tamang landasin pa rin ako. So maraming maraming salamat po at sana huwag naman mangyari.